usapang potok ito. Iba yung potok. Hello guys, welcome back to my channel. So for this video guys, ayan, so pag-uusapan natin paano ba maiwasan magka body odor or ayan guys, so if you are interested, just keep on watching. Ayan. So gusto pa lang is shout out yung mga names nila dyan, yung mga sarili nila, just leave comment down below guys. Ayan, I will tell you honestly, wala talaga ako putok ever since, wala akong ginagamit na deodorant, tawas, kalamansi, ano ba yung patis, parang mag-adobo na. Ayan, so wala talaga akong ginagamit, na mga products guys, na pampawala ng or deodorant sa aking kilikili. Yes guys, ayan. Guys. Pero then wala din akong amoy sa kilikili. I am 24 years old right now. So bakit ganito ako? Ayan. So bakit di ako nakakaroon ng body odor? I mean, putok sa kilikili. So if you are interested, just keep on watching talaga guys. Ayan. So yun. So na-observe ko lang kasi tips ko sa inyo para hindi kayo makaputok sa kilikili or walang amoy ang kilikili nyo guys. Meron kang mga balahibo sa kilikili pero konti lang. I think mga ano lang. 15 lang guys. So, di ako nagkaka-body odor, I mean, or gumagamit ng deodorant. Kasi guys, yes, ito yung mga tips ko. So, before, gumamit ako ng tawas, pero tinigilan ko. When I was a child or high school, at meron ng amoy yung kilikili ko before. So, nagamit ko ng tawas, pero hindi ko siya minintain. Now, guys, wala akong baho sa kilikili. Yes, probably. Yung tips ko sa inyo, if hindi naman siya na-observe nyo naman, gumamit ako yung kilikili, lagyan niya siya. Lagyan nyo siya ng tawas, wag yung deodorant. I mean, wag yung sanayin yung sarili nyo ng gumamit ng deodorant. Kasi, yes, masasanay yun siya. Kasi, syempre, may mga chemicals yung deodorant, di ba? So, before, hindi ako gumamit talaga ng mga Rexona, ano yung mga, ano dyan, mga products na yan. So, tawas lang talaga before yung ginagamit ko. So, ayun, hanggang ngayon, di ako gumagamit ng tawas. Tawas, deodorant, yun tips ko. Kasi, yung tips ko lang sa inyo, guys, twice a day talaga maligo kayo. So, sabunan yung kilikili and usually safeguard yung ginagamit ko before. Pero ngayon, wala akong safeguard kasi nito. So, yun. And then, another tips guys, ko, twice or thrice ako nang maligo a day. So, if busy, charot, hindi na lang, charot. If busy guys, ano, syempre, twice a day before ako matulog, talaga on half pad talaga ako, nagliligo. Ayun, twice a day, maligo. Ayan. Next guys, wag uulitin yung damit. Wag uulitin yung damit guys kasi yan nagko-cause ng damit. Ay, damit. Yan yung nagko-cause ng ano, ng bacteria sa kilikili. So, wag mag-ulit-ulit ng damit. At next guys is wag maghiram ng damit or wag araw-arawin ng damit ng kaibigan mo or ng ano mo, kapatid mo. So, wag maghiram ng mga damit or ayun, kasi iba-iba yung ano natin, iba-iba yung odor natin eh, kasi siya, if di mo alam may odor siya o ikaw, so yun, nawaan ka na ng putok niya. Ayun. Guys, so, usapang putok ito. Iba yung putok sa ano ha? Usapang putok ito. Ayan. So, ano pa ba yung mga tips na yan? So, yun. I think yun naman yung most common tips. I mean, yung mga most common na mga usually makakaroon tayo ng putok. And yung mga home remedies naman tayo, guys, iwala tayong pabili ng deodorant. Iwala tayong pera if you're studyante ka. So, yun. Ay maligo. Twice a day. Thrice a day. Or kumuha ng vinegar. Ayan. If wala talaga. Sasaw mo yung ng cotton. Sasaw mo yung cotton sa vinegar. At sa kilikili mo, ilagay mo dyan. Home remedies lang talaga, guys. Wala tayong budget. Kung walang budget, syempre, umarap ng paraan. If you like this video, then just hit the big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, guys. See you to my next vlog. Bye-bye! Yeah!